Hello guys! Ngayong araw na to ay magbibigyan naman ako sa inyo ng isang chismis galing sa isang kabetch. Nagiging chismosa tuloy ako dito sa page na to eh, no? Ang dami kasi yung nagme-message dito tapos nag-share ng kanila mga story kasi mga namumroblema sila ngayon. Pinasok nila yung ganitong relasyon tapos ngayon namumroblema, humihingi ng tulong. So, ito na naman tayo, girl. At tayo magpilitin nating unawain yung mga sitwasyon nila at bigyan natin sila ng advice na magandang may papayo natin sa abot ng ating makakaya. Okay, sabi niya rito, ano po ba ang dapat kong gawin? Mahal ko po siya. Sobrang mahal. Gagawin ko po lahat para sa kanya. Paglalaban ko po kung anong pagmamahal na meron kami. Mahal niya rin po ako pero ang problema po yung ka-live-in niya. Lagi niya akong sinasabihan ng masakit na salita. Dapat po bang wag ako papaapekto sa kanya at di na lang pansinin? Natural sasabihan ka ng ibang salita, may ka-live-in pala, girl. Ano ba ito? Bakit ka pumasok dyan? Una pa lang po magkakilala kami ay hindi na po maayos ang samahan nila. May anak na po sila at 25 years old na po yung lalaki. Gusto niya rin po akong makasama pero nag-aalangan pa siya kasi po nasira ko po yung tiwalang binigay niya sa akin. Iniisip niya na baka gawin ko sa kanya yung ginawa ko noon. Pero lahat naman ng tao pwede magbago para lang sa mahal niya, di po ba? Kaya ko pong magbago. Para sa kanya. Ipaglalaban ko po siya kahit kasi po sobrang mahal na mahal ko po siya. Di ko rin po alam kung ano po ang balak niya doon sa kalibin niya. Hindi pa po kami nagsasama. Araw-araw naman po kaming nagkakasama sa trabaho. Opo, alam ko po na mahal niya rin po ako. Ramdam ko po yon. Kasi po lagi niyang pinaparamdam sa akin yon. At kahit ano pa yung nakaraan ko, kahit pa sinaktan ko siya noon, tinanggap niya pa rin ako. Sabi, ano bang ang gulo ng relasyon ni ate, no? Sa totoo lang. Kasi yung lalaki may kinakasama, may anak. Tapos, magkasama sila sa trabaho. Pero sila, hindi naman po sa niloko ko siya kasi po sabi nila, maghanap daw po ako ng iba. Trinay ko po yon, baka sakaling makalimutan ko siya, nakipaghiwalay ako. Pero masakit pala paglabag sa kalooban mo na iwan mo yung taong napaka-importante sa'yo. Hindi ko po... So dati lang silang may relasyon, tapos iniwasan niya yung lalaki. And then, naghanap siya ng iba. Pero dahil hindi naman niya mahal yung lalaking pinalit sa kanya, hindi rin nag-work. And then, bumalik siya na naman dito sa lalaking to. Na may kalibin na. Handa naman po ako maghintay para po sa kanya. Papatunayan ko po sa kanya na kaya ko pong magbago at di po siya magsisisi na piliin ako. Whew! Nahihirapan ako sa iyo, girl. Opo, gagawin ko po ang lahat. Di rin po ako susuko kahit ano pang iba to sa akin na masakit na salita nung girl. Ano bang karapatan mo doon, girl? Kasi may kinakasama nang. Okay, so ano ba ang dapat niyang gawin dito? Dapat niya daw ano bang dapat niyang gawin dito? Dapat niya daw bang iwasan? Ano bang tawag niya? Dapat niya raw bang iwasan o itigil? Dapat niya ba raw bang ipaglaban yung pagmamahal niya? Alam mo, magulo yung sitwasyon mo eh, no? Kasi merong asawa, tas alam din ng kalibin na may relasyon kayo nung asawa niya. So, sa tingin ko, mukhang nakakasira ka lang ng pagsasama nung dalawa. Alam mo, siguro kasi ayaw kang bitawan ng lalaki, nanghihinayang siya eh. May mga lalaki kasing ganun eh. Yung bang parang nagsaselo sila na mapunta ka dun sa iba. So parang ayaw ka pa rin niyang bitawan. So parang pinipilit niya pa rin na mag-stay ka dito, dito ka sa feeling, sa feeling ko, dito ka pa rin sa akin. So kaya ganon, kaya pinapaasa ka lang nung lalaki. Kasi hindi naman kayo na pwedeng magsama. May anak na sila, sawawa naman yung anak nila. Di ba?
kung ikaw wala pa naman kayong naging anak. So bakit mapapagsisiksikan yung sarili mo sa kanya, 'di ba? Sisirain mo lang yung relasyon nilang dalawa. At saka kung talagang mahal ka niyang lalaki, di ba't hindi siya makipaghiwalay dun sa kalibin niya? Diba? Kung talagang ikaw yung pipiliin niya, kung talagang ikaw yung gusto niyang makasama, o baka ginagawa ka lang talaga niyang part-time. Talo ka dyan, girl eh. Alam mo kung ako sa'yo, tuloy mo na lang, maghanap pa na lang ng iba. Kaya stop mo na lang muna yan. Hindi ko rin talaga alam kung anong gusto mong mangyari sa buhay, no? Pero ako talaga gulong-gulo na. Kung ako sa'yo, girl, hanap ka na lang ng iba. Kung talagang hindi na talaga kayo pwedeng magsama dahil meron ng pamilya yung isa, may anak na, maghanap-hanap ka na lang ng iba. Nahirap nung may mga babae kasi talaga na ganun eh, yung parang okay na ako doon kahit na lang ganun na, kahit na gawin kang pangalawa or pangpanakipbutas or mantawag doon. Masakit man sabihin pero 'di ba? Hindi mo talaga may iwasan or ang hirap ispilingin. Hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo, girl. Tingin ka sa iba, baka naman meron ka pang ibang mga nakakasama dyan ng mga lalaki na pwedeng magkagusto sa'yo or magustuhan mo. Kuya, hanap ka ng ibang trabaho. Yan. Ang hirap ng sitwasyon. Okay, girl. So, pag-isipan mo munang mabuti yung sitwasyon mo, no? Kung talagang gusto mong ituloy yan at kung sa tingin mo wala ka talagang laban, nasa iyo yan kung gusto mong ituloy. Pero ikaw kasi ang kawawa dyan bandang huli kasi sabi mo nga kung hindi naman kayang iwanan ng lalaki yung kinakasama niya ngayon dahil meron ng anak. Alam mo, ibang mag-asawa na nagsasama na lang dahil sa mga anak, pero nagsasama sila kahit na hindi maganda yung samahan nila. Kung meron na rin mga napipilitan. So, meron talagang mga ganun. At meron silang dahil doon sa dahilan na yun, na hindi na maganda yung nagiging samahan nila sa loob ng bahay, natututo silang maghanap ng iba. Kapag meron silang nakilala na medyo okay, naiintindihan lahat ng problema nila, naiintindihan yung dahilan niya. Alam, kumbaga, andyan siya para magbigay ng payo, nagpapasaya sa kanya. So, doon nahuhulog yung loob niya. Pero, hindi ko na alam, girl, lang sasabihin ko sa'yo. Ito lang. Okay, guys. So, kung meron kayong mga advice na pwedeng i-ano dito sa babaeng to, kasi ako wala nang maisip. So, tipan mo munang mabuti, no, pag-aralan mo yung relasyon ninyo, no, kung talagang tatagal kayo dyan at kung mahal ka talaga ng lalaki, di ba? Sabi mo, mahal ka ng lalaki at gusto ko niya makasama, edi gawa siya ng paraan para kayo talaga magkasama. Mahirap naman kasi yung aasa ka lang ng aasa o kaya ginagawan ka lang talaga niya ng panakipbutas. Ginagamit ka lang ng lalaki. Toto lang, girl. Kaya ayaw mo pa rin bumitaw. Dahil alam niya na mahal mo siya, kaya ayaw ka pa rin niyang bitawan. Pero kung papakita mo sa kanya na hindi siya kawalan or kaya mong maghanap ng iba, kaya mong magmahal, di ba? Di kausapin mo siya. Kung talagang mahal ka niya, di dapat patunayan niya. Di ba? Okay? So, that's all for today's guys. So, hindi ko alam kung anong pwede kong ipayo dito dahil ang gulo-gulo ng sitwasyon ninyo, ang gulo-gulo ng storya ng buhay mo, girl. Alam kong naguguluhan ka din at lalong naguluhan ako. Kaya ayoko na talaga na magkaroon ng relasyon kasi magulo. Mas maganda na yung alone ka, single, maganda pang gano'n na lang. Para tahimik ang buhay, walang problema. Tsaka, hindi ka nasasaktan. Pakasaya ka na lang sa buhay mo. Magtrabaho ka na lang. Mag-ipon. Ganon. Business. Madami kang pwedeng gawin. And ano lang kasi yung utak mo kasi, pinofocus mo lang dyan sa lalaki na yan. So, hanap ka ng ibang girl.
magdasal ka din. Kailangan mong magdasal para i-guide ka ng Lord kung ano yung dapat mong gawin din sa sitwasyon mo ngayon. 'Di ba? Pero kung sa tingin mo talaga, 'di ba? Sa tingin naman talaga natin is nakasira ka talaga ng pamilya. So iwanan mo na 'yan. Maghanap pa na ng iba. Okay? Sige, thank you guys. Thank you for watching this video. And please don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel, Ives Mendoza. Okay? Para like yung updated sa aking mga love advice. Bye!